Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana na sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan natin OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl vloggers mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi pakahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa mga consumer session sa katakala mga kababayan, ang kalang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kababayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, iti-check muna natin dito kung sino may mga pasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila pa itong tinatawag po ng mga keyboard wars mga kababayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 111 po ng mga comments. Nandiyan po si Rebel Ferrer Official. Meron siyang 102 ng mga comments. Inge Mentisa, meron siyang 44 ng mga comments. Ikasari, meron siyang 41 na mga comments. And Lori Mamawag, meron siyang 37 lahat ng mga comments. Grabe no, sa palapakan naman natin ating mga keyboard warriors or ating pong top 5 commenters. Kasi nga, grabe po ang kalang effort mga kaabayan sa pag-type po, sa pag-comment dyan sa ating comment sections. Hindi po ganun ka no, hindi po ganun ka easy na mag-comment tayo every topic kasi grabe po yung effort dyan mga kaabayan. So again, hand salute po sa lahat nating mga keyboard warriors, ang ating top 5 commenters. And also, pasalamat matari po natin ang ating mga silent viewers. Thank you so much. At syempre mga kaabayan ko, i-acknowledge po natin ating mga channel members. Nandyan po si Barbara Butler, Lia Ann, Jose Benjonepiques, Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasita Ruel, and Bia Bibar. I-greet natin ang belated happy 5th birthday sa apo o grandson ni Ma'am Esther Arboladura. Happy! Have a birthday! At syempre, pasalamat rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Leverage or Hearts Aglow. Nabigay siya sa atin ng $15. Thank you so much. At syempre, thank you so much also kay Ma'am Libina Carbonel. Nabigay sa atin ng 50 pesos. Thank you so much. At syempre mga kaabayan, kasama rin po natin ng araw ang mga member po ng Couples for Christ. Nandiyan rin po ang mga member ng Mormons, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nandiyan rin po mga member ng Singapore Christian Family or SGCF na pinangunahan ni Pastor Ralph San Pedro. Siyempre, nandiyan rin po kasama natin ang Blessed in Christ by Grace Church at saka yung mga membro po ng INC at saka yung Iglesia ni Cristo. At siyempre, hi to all the members, siyempre, mga kapatid natin ng mga Muslim, Assalamualaikum at saka yung mga Katoliko, siyempre. Thank you so much. Well, siya nga pala, mayroon kasi nagsasabi na, Sir Ivan, bakit hindi mo sinashout out daw yung ibang mga religious groups? Kasi mga kababayan, yung mga nabanggit natin dito ng shout out, sila po ay nagpapa-shout out. Please don't forget, kung gusto niyo po na i-shout out dito sa ating channel, lagyan niyo po ng word na shout out. Pero separate mga kaabayan, shout and out. Para madali po yung malocate po ni Sir Ivan. Okay? So don't forget, lagyan niyo po yung shout out para ma-shout po tayo dito sa ating channel. And also, shout out also sa Al Sadhan Nasim Supermarket, galing kay Roy na nandito po sa Riyadh, Saudi Arabia. Shout out also sa I Love Pangasinan Association in France. That is greetings from Evangeline Sanchez. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? I missed you already. Namiss kayo kagad ni Sir Ivan mga kababayan.
Kasi nga kahapon, 'di ba, wala si Sir Ivan. Well, alam niyo na po, kung napapansin niyo po, 'di ba, minsan kapag kapag Monday, wala pong vlog si Sir Ivan. Kasi nga dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh mga kababayan, ang Sunday dito parang Lunes diyan sa Pilipinas. So, which means busy po si Sir Ivan, very busy po ang ating mukha, ang ating beauty, tad-tad po sa mga reports at saka sa mga projects natin. So, kaya nga hindi po nakapag-vlog si Sir Ivan. I'm very sorry, pero siyempre ngayong araw, babawi tayo mga kababayan kasi nga marami pong nangyayari. Mga asar tayo. Ano nangyari Sir Ivan? Kasi nga, nabalitaan ni Sir Ivan na may plano pala yung mga alipores po ng mga DBS, alipores po ng KOGC, yung ano yung alipores po ni Kibuli mga kababayan. Di ba meron silang rally po nangyari or plano yung ano yung maisog rally, yung hakbong ng maisog. Kasi nga may plano sila doon sa Malolos, Bulacan mga kababayan. Ang balwarte po ni ano ni Gov Dan Fernando. Alam niyo ba na hindi sila doon pinayagan mga kababayan? Hindi sila binigyan ng permit. Nag-iyakan. Nakatawa naman. At saka ngayon, kinuyog nila yung LGU Mayor sa Malolos, Bulacan, pati po si Governor Dan Fernandez mga kababayan. Anong nangyari Sir Ivan? Kasi nga, very unusual. Ano nyo po, very unusual ho yan. Di ba, yung ano yung, as far as I know, ang mayor po ng LGU sa Malolos, Bulacan, siya po ay Maka Duterte mga kababayan. So ngayon, marami nag-iisip ngayon, baka daw bumalintong na yung mayor po ng LGU ng Malolos, baka daw nabayaran na ni FL mga kababayan. Yan ang sabi lang, nabayaran na daw, baka daw binigyan, baka daw nilagyan yung baba sa kabinusalan daw ng pera, kaya daw nabulag mga kababayan. Hey, nakatawa naman. Ngayon, kinuyog rin po si Governor Dan Fernando kasi nga si Gov mga kababayan, 'di ba siya po ay ano Dilawan, Pinklawan. Alam naman natin 'yan si ano si Dan Fernando, siya po ay Dilawan. Kaya daw hindi pinayagan ni Gov mga kababayan na magrally sila doon po sa Malolos, Bulacan. Igunggong naman kasi ito pong ano, ito pong hukbong ng maisog prayer rally daw mga kababayan. Hindi man kasi prayer rally. Yan po ay political / pagmumura rally na mangyayari doon sa Malolos, Bulacan, pero hindi sila binayagan kasi nga alam na alam po ng ano ng LGU mayor sa Malolos, Bulacan at saka ni Gov Dan Fernando ang mangyayari doon mga kababayan. Di ba lagi nang sinasabi po na pre-rally ho yan, ano namang problema dyan? Hindi naman kasi pre-rally. Kahit anong pilit nila itong sinasabi, ipinagpipilit ng mga kababayan na pre-rally daw. Hindi naman, kitang-kita nga ng mga ng taong bayan, kitang-kita nga ng mga netizen na hindi po pre-rally ang nangyayari during po sa kanilang mga rally mga kababayan. Di ba? Correct if I'm wrong. Kasi nga, during po sa kanilang rally, maraming pagmumura, marami pong aakusa, pang-alipusta, at saka meron pang ang time na gusto lang sampalin si Felisa. Yan ba ang pre-rally? Kasi mga kababayan ko, nangyayon sinasabi na meron matatakot daw. Kapag mangyari daw yung rally, doon sa Malolos, Bulacan, mga kababayan, matatakot daw yung mga tao doon, matatakot daw yung mga maka-Marcos doon, mga Pinklawan doon, Dilawan, para daw, baka daw natakot sila, para daw malaman po ng taong bayan ang totoong pakay nila at sa katotoo daw ang nangyari sa gobyerno natin. Natatakot daw ang taong bayan sa ano sa Malolos, Bulacan. Isamantalang alam naman nila na hindi po sila sinuportahan dito ng mga Pinklawan at saan ang Dilawan kasi kitang-kita po ng mga Dilawan na hindi po maganda ang kanilang ginagawa mga kababayan. Meron silang personal interest. Meron silang personal political interest. Yun kasi nga sila, doon po sa mga rally, ang gusto lang ipakita doon, atat na atat kasi ang politiko po na kailangang sinuportahan, gusto kasi na maupo kagal mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Diba? Nagmamadali sila. Kasi nga ito pong mga DBS na mga vlogger, DBS po na mga supporter, gusto kasi sila na maupo kaagad si ano yung alam nyo na, yung sinuportahan nila, si VP Sara mga kababayan, parang nga makaupo sila kaagad at saka mabalik po sa kanila ang kanilang power mga kababayan. Kasi nga yung mga DBS na mga vlogger ngayon, nawalan sila ng racket kasi nga nung naupo na po si BBM, ang kanilang mga kabalos na po ang ginagawa, katangahan po naging nagawa, at saka yung nakasira po sa gobyerno natin, natigil mga kababayan. Simula nang naupo po si BBM. Kaya sila nag-iingay dito. Okay, so mamaya, pag-usapan natin yan. At syempre, alam nyo ba na may nangyari na naman po kay FPRD mga kababayan? Saan, Sir Ivan?
Ivan. Meron kasing event doon po kay no, doon po kay Bongo. Asali po sa Tony Bongo, makaabayan. So nung inopen ko po ang aking Facebook, siyempre ang Facebook makaabayan, nakita ko nag-live si Bongo. So nang ano, nung kalaon ng mga after 2 minutes yata yon, nakita ko si FPRD na nagsalita na. I think hindi ko lang sure kung saan niya makaabayan. Basta kasi napalibutan niya ng red yung kanilang stage red, ang palibot naka-red. Pati rin po yung ano, yung mga tao na nandoon, mga kababaihan, naka-red lahat, makaabayan. As in, maraming nga naman pala, para sigurong conference area. Yung para bang ano, parang SM City, merong conference area makaabayan. Parang ganun. So, red ho lahat. I am not sure kung anong event yun, pero nandun po si Bongo, makaabayan. May nangyari po kay FPRD. So mamaya, i-challenge ko si ano, itong mga DBS na mga vlogger, mga DBS po na mga supporter, i-challenge ko kayo kung si Sir Ivan ba ay isang fake news. Kasi nga, di ba last time, makaabayan, di ba ako yung una dito na pakalat na si FPRD, di ba mukhang na mild stroke doon sa Liwasang Bonifacio? Kasi nga, yung una pong kumalat na video na yon, medyo hindi kasi maganda yung kuha, makaabayan. Kasi nga, yung boses ni FPRD, di ba medyo natabunan po. Kasi nga, siyempre, rally ho yun, maraming chanting, Duterte, sa mga ingay-ingay na ho yan. So, medyo natabunan po yung boses ni FPRD. So, ang ginawa ko, makaabayan, inedit ko sa isang software, tinanggal ko po yung mga ingay po ng mga ano, ng mga boses, mga background noises or yung mga background po ng mga voice. So ang narinig natin, 'di ba, gameplay ko dito, medyo ang boses na po ni FPRD. Pwede kasi ang gawin, makaabayan, parang isolation, ang tawag niyan, vocal isolation. So yung tinanggal ko na po yung boses ng mga background, kitang-kita natin yung boses po ni FPRD, nag-utal-utal na, makaabayan. 'Di ba, medyo nahirapan na siya. At saka munting na nga siyang na matumba, makaabayan. 'Di ba? Tapos sabi nila, fake news na si Sir Ivan. Saan ba ang fake news doon? At saka doon ko na-confirm na si FPRD dinala na sa ospital, doon po sa isang vlogger po na si Travelers, makaabayan. Nagbasa-basa kasi ako sa mga comment doon sa baba na kung saan nakita po na dinala po si FPRD doon kasi sa, 'di ba, nung palabas na siya doon sa stage, makaabayan, pababa na siya. 'Di ba? Inalayan siya ni Bongo, inalayan siya ni ano, ni Panelo, ni Ipe, yung artista, makaabayan, si Ipe. 'Di ba? Malapit siya matumba doon. May sa likod kasi, papunta na siya doon sa sasakyan, nakita rin po doon na medyo not feeling well na talaga si FPRD. So, meron po siguro nakarinig na idiritso na nila doon sa ospital, makaabayan. Kaya nga sabi ko dito, mukhang na ospital po si FPRD. Tapos sabi nila, fake news na si Sir Ivan. Fake news ba si Sir Ivan? Walang fake news dito. Legit si Sir Ivan. At mamaya, i-challenge ko yung mga DBS na nandito, mga DBS po ng mga vlogger, kung ano, kung meron kayong ebidensya na mali akong sinasabi dito tungkol doon sa event po ni Bongo, isasampal nyo kay Sir Ivan. Okay? And also, pag-uusapan rin po natin, kasi meron pong isang pure DDS, makaabayan, bumaliktad na. Okay? And also, pag-uusapan rin po natin, kasi meron pong isang Duterte, nag-declare na dito ng gera, makaabayan. Yan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. At siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ito ng mga pasabog. Every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magsalba, makaabayan, well, siyempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin at yung mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kakumustahan rito, makaabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandiyan rin po, makababayan nating DDS all over the world. Howdy to, makababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, sa ating mga supporters ng Sir Ivan, mga Sukrising Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel.
natin. Red Cross, huwari po natin kalimutan. Welcome po sa ating mga kababayan pong mga viewers, mga kakamping, at sa kayong mga dilawan mga kababayan. Well, alam nyo ba? Confirm na dito na yung mga kakamping mga kababayan, na-declare na sila ng full support po sa ating Pangulong PBM. Kasi nga nagustuhan na mga kababayan ang nakikita na dito ng mga projects, mga future projects, at sa kayong mga nangyayari po sa ating gobyerno, mga investments, sa ating ekonomiya, at sa unti-unti pong gumaganda mga kababayan. Yan kasi ang nakikita po ng mga kakampings. So mamaya, meron tayong ipapakita dito na video. Ito po ay kumpirmado na supportado na po ng mga kakampings si PBM. Okay, so una po sa ating pag-uusapan mga kababayan, well syempre, kumustahin muna natin yung health status po ni PBM, pati po kay Felisa, at saka ipapakita ko rin po sa inyo yung update po ng ating gobyerno. So for more details, let's watch this! Nakarecover na sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos mula sa flu-like symptoms at sa mabuting kalusugan na. Sa Facebook post, sinabi ng Presidential Communications Office na kinumpirma ng kanilang doktor na maaari na silang bumalik sa regular na trabaho. Sa katunayan, sabi ng PCO, dumalo sa ilang pulo ngayong araw ang Pangulo at may mga public duties naman bukas. Narawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan na isabuhay ang kabutihan at iwasan ang pagiging makasarili. Iniyag ito ng Pangulo sa pagsisimula ng Holy Week o Semana Santa. Ayon sa Pangulo, naway patuloy na magsilbi tayong ilaw sa bawat isa at patuloy na alalahanin ang Panginoon sa ating mga pangangailangan. Dagdag pa ni President Marcos, ang Semana Santa ay pag-alala sa pagmamahal, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo at isang magandang pagkakataon para magnilay. Dagdag pa ng punong ehekutibo na huwag hindi lamang alalahanin ng ating mga kapatid na Katoliko ang mga bagay na kanilang naabot, kundi maging ang paggabay sa kanilang kapwa. Ikinatuwa ng liderato ng Kamara ang resulta ng isang survey na nagsasabing karamihan ng mga Pilipino pabor sa economic charter change. Yan ang ulat ni Bella Lesmoras. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba sa charter change o panukalang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng konstitusyon? Sa ilalim nito, target na paluwagin ang mga patakaran patungkol sa foreign ownership ng ilang negosyo sa bansa para ibayo pang mapalago ang ekonomiya. Para sa akin, okay naman din yun. Kung mag-tarif mo dito yung mga foreigner. Kasi po para mas madami po yung mga tao na, siyempre, may sila rin kasi po gusto rin lang pumunta dito para magnegosyo. Base sa pinakabagong survey ng data research firm na Tangere na inilabas ng Kamara, mayorya o higit sa kalahati ng mga Pilipino ang pabor sa economic charter change. 14% ang strongly agree, habang 38% ang somewhat agree, at nasa 23% naman ang mga tutol, habang 25% ang undecided. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mahalaga ang datos na ito dahil nangangahulugan lang yan na kinikilala ng ating mga kababayan ang mga posibleng ibungang benepisyo ng pag-amyenda sa konstitusyon. Determinado ang Kamara na mapanatili ang momentum na ito at handa silang makipagtulungan sa iba't ibang sangay para maisakatuparan ang economic cha-cha. Para naman kay House Majority Leader Manix Dalipe, nakatutuwa dahil senyales ito na nagkakaisa ang marami sa pagnanais ng pagbabago at pag-unlad ng bansa. Nitong nakaraang linggo, una nang naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 na siyang magbibigay daan sa economic cha-cha. Kaya't sa ngayon, ang hinihintay na lang ay kung ipapasa rin ng Senado ang counterpart measure nilang RBH6. Giit ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, dapat pakinggan ng mga senador ang pulso ng masa kasunod na rin ng bagong Tangere Survey at ipasa na nila ang RBH6 sa lalong madaling panahon kapag nagbalik na ang sesyon ng Kongreso. Pagsasagawa ng plebisito na magtatalaga ng mga opisyal sa bagong barangay sa Surigao del Sur at pagpapalit ng pangalan sa ilang mga kalsada sa Bohol at Urdaneta City. Ilan lamang ito sa mga nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang batas na nasasakupan ng ilang lokal na pamahalaan sa bansa. Gaya ng Republic Act No. 11986 na lilika ng isang barangay sa munisipalidad ng Barobo sa Surigao del Sur.
tatawagin itong Barangay Ginhalinan. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Commission on Elections na magsagawa ng isang plebisito na gaganapin sa Barangay Ginhalinan sa loob ng 3 buwan. Ang alkalde ng Barobo ay dapat magtalaga ng punong barangay, 7 sangguniang barangay members, 1 SK chairman at 7 SK councilors hanggang hindi pa nagkakaroon ng eleksyon. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 11987, pinalitan ni Pangulong Marcos ang pangalan ng Bohol Island Circumferential Road bilang President Carlos P. Garcia Circumferential Road. Nilagdaan din ng Pangulo para maging batas ang Republic Act No. 11988, ang pagpapalit ng pangalan sa Urdaneta City Bypass Road at magiging Ambassador Eduardo Danding M. Cuanco Jr. Avenue. Pirmado rin ng Pangulo ang Republic Act No. 11989 o renaming sa Tambakan Bridge para maging Mariano Badelia Senior Bridge. Gayun din ang Republic Act No. 11990 kung saan pinangalanan ang National Highway na Speaker Arnulfo Noli Fentivella Highway sa munisipalidad ng Goa sa Camarines Sur. Mandato ng Department of Public Works and Highways na mag-issue ng mga kinakailangang panuntunan at kautusan para maipatupad ang mga probisyon ng mga batas na ito sa loob ng 60 days mula sa pagpapatupad nito. Nilagdaan din ni President Marcos para maging batas ang Republic Act No. 11991 o ang pag-renumber ng District Engineering Office ng 1st, 2nd, 3rd and 4th District ng Cebu. Gayun din ang Republic Act No. 11992 na lumilika ng District Engineering Office sa 2nd District ng Southern Leyte. Ganon po ka-hard worker ang ating Pangulo, mga kababayan. Even though I'm not filing will siya, di ba nakuha niya pa rin po na magtrabaho, mga kababayan, napirmahan niya pa po yung mga bill po na ngayon ganap na nabatas. Ganon po kagaling ating Pangulo. Hindi nila pinababayaan po ni BBM ang bansang Pilipinas. Iniisip niya pa rin po yung kapakanan po ng Pilipino kahit meron siyang sakit, mga kababayan, pati po si Felisa. So dito po sa mga DBS, yung mga lagi pong nanghihila po pababa ng ating Pangulo at pilit talaga nila po na sinisiraan po yung ating Pangulo para po masira, mga kababayan. Sabi po ni BBM, huwag kayong makasarili. Diba? Dapat isipin nyo ang taong bayan, ang kapakanan po ng bansang Pilipinas. Kasi nga kapag tayo magtutulungan, mga kababayan ko, kapag magtagumpay po yung ating Pangulo, si BBM, magtagumpay po ang bansang Pilipinas at tayo po yung makabenefisyo niyan kasama tayo sa makabenefisyo. Pero ang nakalungkot kasi dito, meron pong mga tao po na talagang may ok-ok po yung mga pag-uutak, may kaburustagan pong ginagawa. Gusto nilang sisiraan po si BBM, gusto nilang pagpa-resignin po si BBM para po maupo po ang kanilang gusto na politikong makabayan, para kasi sa kanilang personal na interest, ang kanilang kiniisip, ang kanilang bulsa, makabayan ko. Correct me if I'm wrong, di ba ang bulsa po ang kanilang iniisip? At saka lagi lang sinasabi dito na si Sir Ivan daw ay bayaran daw ng ating gobyerno. Well, kapag may plano po dito na babayaran si Sir Ivan at ang gobyerno, ito po ang aking talent rate. Magkano, Sir Ivan? 51 billion pesos plus incentives na 135 million pesos confidential funds plus 19,000 na GOS students, mga kababayan. Yan po ang rate, Sir Ivan. Sakto ba yun? Diba? Dapat kasi natin sila na aasari, mga kababayan. Kasi lagi lang sinasabi po, araw-araw, bayaran daw si Sir Ivan. Kasi kapag hindi tayo sasakay sa kalang gusto, kapag hindi tayo sasakay po sa kalang trip, tatawagin ka na bayaran, mga kababayan. O, diba? So, anyways, move on tayo. Usapan muna natin. Kasi nga, diba, aprobado na po or na pumasa na po sa third reading yung RBH 7, yung economic provision, mga kababayan, pag-aminda po sa charter chains. So, about po sa charter chains, mga kababayan, how about na amindahan rin po yung political charter chains. Kasi nga nakikita natin dito, 'di ba, yung mga mayors natin only 3 years na, makahabayan. Okay ba sa atin na gagawin po na 6 years yung term po ng isang mayor, makahabayan? So for more details, let's watch this. Naipasa na sa third reading ang House Bill No. 7 na kung saan ay pinag-uusapan nila ang mga dapat na amyendahan sa konstitusyon, at yun nga ay ang economic provisions tungkol sa education, sa infrastructure at sa advertising at iba pang mga economic provisions. Pero para sa akin ay hindi lamang ang economic provisions ang dapat na palitan sa ating konstitusyon, sapagkat dapat ay atin na rin samantalahin ang pagkakataon na ito upang baguhin talaga ang dapat kinakailangan baguhin sa konstitusyon. At dyan ay kasama ang political. Kagaya na lamang ng termino ng mga LGU, ng mga mayor,
tatlong taon lamang. Isipin niyo sa tatlong taon na yan, ang unang taon ay mag-aaral sila at aalamin kung ano ang sitwasyon ng kanilang mga bayan at munisipyo at yung mga kinakailangan gawin. Pangalawang taon ay doon pa lamang siya mag-uumpisa ng mga proyekto o mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang kababayan at ng kanilang mismong bayan. Ngayon, yung pangatlong taon ay nauukol, nagugugol lamang sa pagkakampanya para sa susunod na eleksyon. Kaya hindi ito talaga ayon sa ikabubuti ng ating bayan at ng mga munisipyo na ang termino ng mayor ay tatlong taon lamang. Dapat yan ay isabay na lamang sa termino din ng presidente para merong silang malawak na panahon upang pag-aralan ang mga bagay-bagay sa kanilang nasasakupan at upang yan ay makagawa sila ng mga tamang hakbangin at upang ma-implement nila ang kanilang mga nais na programa. Sa tatlong taon, yan ay hirap na hirap. Kaya sino ang talo dyan? Ang taong bayan at ang kinabukasan ng kanilang mga nasasakupan dahil hindi nabibigay ng tama ang serbisyo ng mga mayor. Kaya dapat ay 6 na taon din ang mga mayor para maganda ang implementasyon ng kanilang pamahalaan. Kaya dapat ay 6 na taon din ang mga mayor. Yan ang isang dapat na bagbabago sa ating political provisions ng konstitusyon. Maraming salamat. Okay, so makaabayan ko. Itatanong ko dito, okay ba sa atin or agree ba tayo na magkaroon dito ng term extension ang mga mayors, makaabayan? And also, okay ba sa atin na magkaroon rin po dito ng term extension ang presidente? Please comment down below. At saka babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Ano mga kaabayan, tama naman talaga yung mga sinabi po ng Secretary Larry Gadon tungkol po sa mga mayors. Kasi nga si Sir Ivan, before po ako nagtrabaho sa Cebu City, mga kaabayan, nag-work rin po ako doon sa LGUs. At layong kasama po ang aking mayor, mga kaabayan, or aming mayor. At saka nakikita ko po doon sa mga meetings na totoo naman talaga na hindi po lahat magagawa po ng isa ng mayor sa in just 3 years, mga kaabayan, ang kanyang mga plano, hindi po kayang gawin ho yan. Marami pong mga ganda po ng mga plano ang mayors, mga programa, pero sad to say hindi niya magawa lahat, mga kaabayan, kasi nga only 3 years na po yung term ng mayor. So para sa akin, no, okay sa akin na sana po bigyan pa ng term extension po yung mayor at least mga 6 years, mga kaabayan. I think okay na ho yan, di ba? So anyways, for the mga kaabayan, di ba sinabi ko sa aking intro na ang mga kakampings nag-declare na talaga sila na susuporta dito sa ating pangulo, mga kaabayan. Kasi nga ordin ko lang po dito, nakikita nila yung mga programa po ng ginagawa ng ating gobyerno, ng Marcos admin, ni BBM, na nakatulong talaga sa bansang Pilipinas. Pero yan kasi po'y sinisiraan po ng mga DDS kasi nga dahil po sa kanilang political interest, pati po sa kanilang personal na interest, makaabayan. Lalong-lalo na ang paniniram po ni Hitad, makaabayan, hindi ho yan nagustuhan po ng mga kakampings. So for more details, let's watch this. So, dulan na po ang ginagawang pambabastos at pambabalahura ni Maharlika Bolyakera sa Presidente ng Pilipinas at sa First Lady. Mamaya, mapapakinggan po natin ang mga ginawa niyang pambabastos, no? Yung kanyang, hindi na po pambabatikos yun eh, pambabastos na po, no? Mapapakinggan po natin and then mamaya, mapapakinggan din po natin siya na tila nanghihikayat ng mga kakamping at humahanap ng kakampi mula sa mga kakamping. Nananawagan na kalampagin daw natin sa Atty. Lenny na tila humahanap siya ng kakampi para may kasama siya sa ginagawa niyang kabastusan at pambabalahura sa presidente. Ang una po natin mapapakinggan ay yung mga pinagsasabi niya sa First Lady. Ito na po. At sino ka? Dinas ka? Sino kang giatay ka? Wala kang kapangyarihan, botod ka? Wala kang kapangyarihan, sumausaw ka lang? Kahit sa kabila ng angkuting, chinuchok-chak na iba. Dahil sukang-suka na siya sa giti mo, sa kipay mo, dahil mabagnot ka, you know, makyo, pero nagstay ka sa ngalan ng power dahil nga under desire si Kuting at nagpa-jombag-jombag lang. Ito po ang idinudulot ngayon sa ating kahirapan sa Sobrang below the belt at sobrang hindi katanggap-tanggap yung mga binibitawan ng salita. Kung meron siyang nakikitang dapat batikusin sa First Lady, dapat nag-stick siya dun sa issue at batikusin niya. Pero ang dami niyang sinabi na hindi nakaaya-aya sino pa sa palagay niya ang maniniwala sa kanya. Ito naman ang pinagsasabi niya sa presidente ng Pilipinas. Pakinggan po natin. Buha ka na
Marcos Jr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buwan ang ina mo billion times. Lisa Araneta Marcos aka Butod Mudlo Putot Polboronic Nicotina lahat na hindi ka magwawagi. Buwa ka na mo trillion times. Kung gaano karami ang ninakaw mong pera at pagkukolekta mo sa Bureau of Customs sa smuggling lahat, ganyan karami ang gusto kong mura na ibato sa'yo. Kulang pa yan. At kahit pumantay na ang paa mo, kung may chance lang ako, duduraan kita. Duduraan kita ng bonggam-bongga sa lahat ng kababuyan, pagnanakaw, paglalabis, pagbawalang hiya mo sa Pilipinong isang malaking demonyong ipinanganak ka sa mundong ito na binudol niyo lahat ang Pilipino. Umasa ang Pilipino nung ako'y umattend May 7 na final dyan sa Soler. You know that? Narinig kong tumatangis ang taong bayan na lumalapit sa akin, Miss Maharlika, sana po magkatrabaho na kami pag naging presidente na si Kuting. Hanggang ngayon, nag-e-echo sa akin yan. Ayun, di ba? Grabe. Sobrang hindi nakatanggap-tanggap yung mga binitawan niyang salita. Lagi kong sinasabi, ako ay hindi sumuporta kay BBM, ako po ay isang kakampink. Pero hindi naman din po natin dapat tinotolerate at pinapayagan ang ganitong kabalahura, no, na paraan ng pagsasalita sa presidente ng bansa. No? Considering na sila yung bumoto kay BBM, kaming mga kakampink, hindi kami sumuporta kay BBM. No? Pero mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung bakit tameme at pahiya itong taong ito sa kabila ng pinagagawa niya, pinagsasabi niya sa First Lady at sa Pangulo ng Pilipinas, eh, hindi nagbunga ng maganda yon. Bagkos, yung nagawa ni BBM, ipapakita ko po sa inyo, no? Pero bago yan, pakinggan niyo po ang panawagan niya sa mga kakampink, no? Sa mga binoto ng mga kakampink na tila naghahanap siya ng suporta or kasama sa mga pinagagawa niya, no? Eto na po. Kaya kayo, mga kakampink, mga dilawan, singilin ninyo ang mga taong sinuportahan nyo. Singilin nyo si Lenny. Singilin nyo siya, bakit tahimik siya? Di ba galit siya kay Marcos? Ang bunganga ni Lenny dati, diktador, hindi na natating hayaan makabalik. Bakit tahimik yung mga leaders na sinuportahan ninyo? Singilin nyo ang mga artista na kumampi kay Lenny, ang dami nila dyan, bakit tahimik sila? Ibig sabihin, nung time lang, during the campaign sila maingay kasi what? They are bayad dahil may talent fee sila. Kaya tumahimik sila after election at hindi po yan ang pamamaraan ng tunay na nagmamahal at nakikipaglaban sa taong bayan. Kung meron man nagmamahal sa bayan dito, kayo na hanggang ngayon ay nandiyan sa piling ko at magkasama tayo dito dahil pareho tayong layunin na hindi tayo magkakampi sa politiko kundi magkakampi tayo sa katotohanan at lalabanan natin ang pambababoy, pangahayop nila sa atin. Ayun, napakinggan po natin ano. So bilang reaksyon, sa dinami-dami ng balahurang sinabi mo na parang mga basurang lumalabas sa bibig mo, kabastosan, sa palagay mo, sasama sa iyo ang mga kakampink? Sa palagay mo, makikinig sa iyo ang mga kakampink sa panawagan mo? Yung mga artistang sinasabi mo at si Atty. Lenny Robredo, lahat sila ay busy sa pagtulong sa Pilipinas. Somehow, tumutulong sa kasalukuyang gobyerno. Yung mga artista patuloy na nagtatrabaho para makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Oo, naiintindihan natin na sila nagtatrabaho para sa sarili nila, pero in a way, nakakatulong sila sa ekonomiya ng bansa dahil kapag sila'y gumastos, nakakatulong ito sa mga negosyo. So sa tinagal-tagal na, no, sa araw-araw na ginawa ng Diyos na ganyan si Maharlika Boljaquera, ganyan ang ginagawa niya sa social media. Ganyan ang sinasabi niya. Pambabalahura, basura ang lumalabas sa bibig, kabastusan. Anong napala ng mga Pilipino sa mga pinagsasabi niya? Anong napala ng bansa? Dahil lahat naman ng akusasyon niya, walang pinatunguhan. Puro akusasyon, no? May pinapakita siyang mga picture, ebidensya, anong nangyari? Napatunayan ba niya sa korte? Kaya minsan hindi natin, ako personally, hindi ko maiwasang isipin, ginagawa lang ba ito ni Maharlika for the views? Yung mga binibitawan niyang salita, yung mga title niya, yung bansag niya sa mga tao, sobrang disrespectful. Ganyan ang ginawa niya kay Atty. Lenny Robredo noon. Binastos niya, binalahura niya. Kung ano-anong bansag ang sinasabi niya kay Atty. Lenny Robredo at sa mga kaalyado nito. Tapos ngayon, mananawagan ka sa mga kakamping nang hihingi ka ng suporta? Engot lang ang susuporta sa'yo. No? Sa kabila ng pinagagawa mo, ng pinagsasabi mo, pambabastos at pambabalahura sa presidente, no? Ito ang napala ng Pilipinas mula sa presidente. Don't get me wrong, mga kakampink, no? Hindi ko pinopromote sa inyo si BBM, pero gusto ko lang pong i-express yung appreciation ko sa magandang nagagawa naman ng presidente at magandang nabubunga ng kanyang administrasyon sa bansa natin. Kasi sobra na to si Maharlika Boljaquera sa pambabastos, yung mga DDS.
Sila yung tumulong manalo si BBM. Pero sila itong araw-araw na ginawa ng Diyos, eh parang panggugulo ang ginagawa nila. Parang sa aking opinion, eh gulo ang dinudulot ng ginagawa nila. Alam mo, kaabayan, nakikita natin dito na mas matino pa mag-isip yung mga kakampanyas kaysa sa mga DDS, mga kaabayan. Diba? Kasi ang mga DDS, lagi lang sinisiraan po ating gobyerno, CPABM. Kasi nga, galit sila, lalong-lalo na itong si Maharlika, mga kaabayan. Kasi nga, hindi ito nabigyan po ng pwesto sa gobyerno kaysa nagaganyan, mga kaabayan. Pati rin po ang kanyang mga, siguro, pinangakuan niya or pinangakuan niya yung kanyang mga kaibigan po na kapag makuha ko dyan, o makuha tayo ng pwesto dyan sa gobyerno natin, tutulungan ko kayo. Baka siguro napahiya siya, mga kaabayan. Siguro siya nagaganyan kasi hindi siya nabigyan dito ng pwesto sa gobyerno natin. So kudos dito no sa ating ano sa ating mga kakampings, mga kababayan din ng mga Pinklawan, mga Dilawan, at least sumuporta sila dito sa ating gobyerno. Kasi nga gusto nila dito na mag-success ang ating pangulo, mga kaabayan. Kasi ulitin natin dito, kapag magtagumpay po ang ating pangulo, tagumpay rin po 'yan ng lahat, mga kaabayan. So kudos dito sa kakamping po na vlogger. I think siya po si Patrick, mga kaabayan. Nakalimutan ko lang. I think Patrick po ang kanyang pangalan. Again, thank you so much po dito sa vlogger po na si Kakampink na si Patrick. At saka kumpirmado rin po, mga kaabayan. Bakit? Nakita ko doon sa mga comments natin sa ating mga previous vlogs, doon po sa comment po doon sa Kakampinks, ang sabi lang, mga kaabayan, sabi nito ni Wells Solero, nakakatuwa na makita na ang admin at Kakampink ay nagsasanib persa para sa ikakaunlad ng bansa. Kahit si Lini ang ibinuto ko, tayong mga Kakampink ay sumusuporta sa Marcos admin kasi wala naman tayong nakikitang mali. Gusto ko ang tapang ni BBM sa WPS. Tama ho yan. Sabi rito ni Joyce Mera, mas bitter yung DDS kaysa Kakampink. Sila dapat ang mag-move on yata. Dahil ang Kakampink hindi kailangan manira, mas kailangan natin ng proyekto para sa lahat. Sabi ba dito ni Jenny Quinto, yan ang pagkakaiba ng Kakampink at DDS. Supporter, ang Kakampink kung sino ang nanalo, susuportahan namin. Sabi pa dito ni Carol Mangila, Kakampink po ako. Pero para sa pag-unlad, support po tayo sa presidente. Never akong nagko-comment to any negative news about the president kasi as Kakampink, always looking towards positivity and great results, so fighting. So, tingnan nyo, mga kaabayan, no? Mas maganda pa talaga mag-isip po itong Kakampink kaysa sa DDS. Kasi nga, alam nyo po, doon po sa panahon, alam nyo ba na talagang tinitira ko yan ng mga Kakampinks ng mga kaabayan, mga Pinklawan? Alam nyo lang po, si Sir Ivan, noong panahon po sa pangampanya, during po sa election, mga kaabayan, at saka after po ng election, nung nanalo na po si PBM, di ba, tinitira pa rin nato po yung, ano, yung mga Kakampink. Tinatawag ko sila lagi na lutang kasi nga supportado nila si Lenny Robredo, mga kaabayan. So kapag supportado na si Lenny Robredo, tatawagin natin na lutang. So pero doon nga parang ano, parang mali yata Sir Ivan eh. Pero anyways, maintindihan naman po yan ng iba nating mga viewers natin dito ng mga campaigns. Bakit? Kasi nga during po yun sa eleksyon. Normal naman kasi sa eleksyon, mga kaabayan, talagang magbatuhan dito, magsiraan, normal talaga ho yan. Kasi nga meron tayong kanya-kanya po dito na sinusuportahan po na politiko. Kaya ganun po yung asta ni Sir Ivan noon, tinitira lagi po yung mga Kakampings. Pero ngayon, mga kaabayan, nakikita ko na matino talaga mag-isip po yung mga Kakampings. Again, sige sa po sa mga Kakampings. Mga kaabayan ko, so before tayo mag-forward po sa ating next topic, isa tumar natin. Nandyan po kasama natin si Rose Guevara, Elizabeth Habihan, Price Gasul, Rales Carlinga, nandyan po si Nonoy Florin Hills, Giuseppe Valente, hi to Noel Narcida, Flor Fego Mapak, Estrella Centino, hi to Alberto Montanes, nandiyan po si Marcos Nairi, Tessie Headley, Leonie Red, nandiyan po si Surprise Forest Hills. And hi to Eduardo Cartera, Rock Hills, Elma Banyaga, Alan Ebrio, Wilma Malabanan, and hi to Swiss Miss, and of course, kasama rin po natin si Erika Mapagmahal, and Mayet Cebuhano. Okay, so pag-uusapan na natin si Jason sa makabayan. Kasi nga ito si Jason sa hindi makamove on, syempre, ang trabaho niya, makabayan, magpapalagana po ng fake news. At yung fake news niya na ipinakal ng makabayan, nakagagali talaga. Lahat po na nakabasa po ng mga Marcos supporters,
Jr. sa kanyang post na galit, mga kababayan ko. But before that, dito muna tayo po sa post niya na kung saan nalaman natin na may plano pala mag-rally yung sa hukbong ng Maiso, mga kababayan, pre-rally daw yon. May plano kasi sila doon po maglunsad ng rally doon sa Malolos, Bulacan. Diba before, mga kababayan, na nag-rally sila ang pinakauna doon sa Davao. Pero sa Davao, mga kababayan, siyempre balwarte ho yun ng mga Duterte. Nag-expect sila ng 50,000 daw lahat ng mga attendees, pero ang dumating doon, mga kababayan, only 16,000 po. Noted po na only 16,000 po ang attendees na putahan doon ng mga supporter po ng mga DDS. Sabi nila, Grand Slam na, mga kababayan. Grand Slam daw, only 16,000 lang po. At saka nung dumating na po yung rally nila doon po sa Cebu City, na-expect sila ng 50,000 po na mga rallies, mga pupunta doon, pero hindi umabot po ng 6,000, mga kababayan. Or baka bilo pa nga ng 3,000. Napahiya mong gunggong. Kasi nga, expect na nila na susuportahan pa sila dito ng taong bayan. Well, in fact, hindi na po yan mangyayari. Bakit? Kasi gising na po ang taong bayan, mga kababayan. Unti-unti na po dito, nalalaman po ng taong bayan ang baho po ng previous administration. Marami pong nangyayari po na hindi maganda at ngayon na po nalaman, mga kababayan. Well, siyempre, amin rin po natin na meron naman pong nagawa si FPRD noon na okay naman po, mga kababayan. Like for example po, sa passport, di ba ginawa po ng 10 years, mga kababayan. Pati rin po yung ating driver's license, okay po, okay si Sir Ivan dyan. Pero marami rin po kasi na nabudol po, mga kababayan ko, na kung saan, pati nga si Sir Ivan, talagang full support ako noon ni FPRD. Kasi nga, medyo totoo naman talaga na nabulag tayo noon. Kasi nga, merong mga secret po na mga agenda, mga secret deal na nangyari, mga hidden agenda, mga korupsyon na nangyari na ngayon lang po natin nalaman, mga kababayan ko. So ngayon, before tayo pumunta doon kay FPRD, ipapakita ko muna sa inyo yung post po ni Jason Sa, kasi meron pong nag-message sa kanya, mga kababayan ko. Sabi dito sa message, I received this message last night. Mang Jay, magandang araw po. Nakaschedule na po tayo sa April sa Bulacan, kaya lang hindi po tayo binigyan ng permit ng Malolos LGU. Naghahanap pa tayo ng ibang lugar dyan sa Bulacan. Ganoon din po sa Leyte. Binabalak po natin ito sa ikalawang bahagi ng April. Babalitaan po namin kayo kapag mayroon ng pinal na schedule from Maisog. So nagsumbok po yung Maisog sa kay Jay, mga kababayan. Kasi nga si Jay, siyempre marami siyang mga followers dito. Malaki rin po ang kanyang engagement, marami po ang kanyang network, kaya siya po ang pinagsumbungan ng mga kababayan. At siyempre, doon po sa post, sa baba dyan, kinuyog nila yung mayor po ng LGU Malolos, Bulacan. Kasi nga, alam niyo, mga kababayan ko, very unusual kasi yung mayor dyan sa Malolos, Bulacan, isa pong maka-Duterte, mga kababayan. So, ibig sabihin, dahil hindi sila dito binigyan po ng permit, hindi sila dito pinayagan, ang ibig sabihin, bumalintong na yung mayor dyan sa Malolos, Bulacan, mga kababayan. At saka, isa rin po dito sa kanilang suspecha kung bakit daw hindi binigyan dito ng permit ang kanilang rally, dahil daw ito kay Gov. Dan Fernandez, mga kababayan. Diba si Gov. Dan Fernandez isa pong dilawan? Diba, correct if I'm wrong? Diba dilawan po si Gov. Dan Fernandez? Pero hindi naman ibig sabihin na ang kulay niya, mga kababayan, isa siyang dilawan, hindi niya piniyagan dito yung mag-rally po dyan sa Malolos, Bulacan. Naisip kasi dito, itong tingin ko, mga kababayan, ito yung analysis ko dito, baka siguro naisip dito ni Dan Fernandez, ni Gov, na kapag papayagan niya na mag-rally po yung pagmura rally doon po sa Malolos, Bulacan, the same pa rin po ang mangyayari nangyari doon sa Cebu City, nangyari doon sa Davao, ang nangyari doon sa Liwasang Bonifacio, na kung saan ang makikita pa rin natin po pangakosa, pangalipusta, at saka paninira po sa ating gobyerno, at saka pangit talaga ang baho po na ganang mga hininga. Ang pangit po ang kanilang mga sinasabi, mga baho ng mga pananalita. Yun pa rin po ang makikita natin at marinig po sa Malolos, Bulacan kapag bibigyan po ito ng permit. Kaya hindi sila pinayaga, mga kababayan. Kasi ang mga tao siyempre sa Bulacan, matitino rin po yan. Lahat ng tao, mga kababayan, matitino po. Kapag matitino ka, malalaman po nito at saka makumpir mo kung saan dito ang okay at hindi, mga kababayan. Kung saan dito ang tama at mali. Alam na po ng Malolos, Bulacan na mali po kapag bibigyan sa ito ng permit, mga kababayan. Pero dito po, alam nyo ba, na dito po sa mayor po ng LGU sa Malolos, Bulacan, na even though siya po ay maka-Duterte, pero hindi sa ito kinonsinti, mga kababayan. Napahiya dito ang alipores po ni Kiboloy, si Jason Sa. Kaya itong si Jason Sa, mga kababayan, alam nyo ba, nag-risk back kay PBM. Kasi nga, itong ito pong
Ano makakabayan ko? Wesh nga pala, babasahin muna natin yung mga comment po dyan sa baba ng post mo ni Jason Sa, kasi sabi nila, sabi dito ni Nita, nakaka-disappoint naman ang Legio ng Malolos. Sabi nila, dilawan kasi si Daniel Fernando ang gobernador ng Malolos, Bulacan. Sabi ba dito, Malolos, Legio po is under Mayor Christian Natividad. So yan pong si Christian Natividad, isa po siyang maka-Duterte makakabayan. Sabi ba dito ng ibang mga maka-DDS, anong problema Legio Malolos? Bakit ayaw magbigay ng permit? Pre-rally naman yan. Pre-rally ba? Hindi naman pre-rally yan. Yan po ay political pagmumura rally. Yan pa rin po ang mangyayari po kapag pabayagan po ng Legio Malolos na mag-rally dyan sila sa Bulacan makakabayan. Sabi pa dito ni Igor, nabusalan daw at nabayaran Legio Malolos, malaki ang perang tinapal sa pagmumukha sa Legio ng Malolos. Sabi pa dito, nanginginig na mga tuhod nila sa rally kasi for sure dadagsa daw mga tao makakabayan. Nanginginig ng mga tuhod, doon pa nga sa Liwasang Bonifacio, nanginig ba ang toho ng mga makamarcos na mga pro-admin? Nanginig ba? Tingnan nyo po yung nangyari doon sa rally sa Liwasang Bonifacio. Hindi umabot ng 3,000 makaabayan ko. Kahit hinikahit na doon yung mga pinklawan, yung mga kapulisan natin, yung mga men in uniforms, hindi sila ito sinuporta makaabayan kasi nga pangit naman talaga ang kailang ginagawa. Hindi po yon freedom of speech. Paniniran ho yung makaabayan. Kasi nga nakatat na atat sila na gusto pong lihilahin po ialis, gusto lang ialis po sa gobyerno natin si PBM, tatanggalin nila bilang pangulo makakabayan, gusto lang pag-resignin. Yan ba ang freedom of speech at saka pangalipusta at saka kabastusan po ang lumalabas sa kanilang mga bunga makakabayan? Manampal ka ng isang first lady, yan ba ang pre-rally? Diba na katawa talaga eh. So ngayon makakabayan ko, mabasahin ho natin yung respect dito ni Jason Sa, kasi nga 'di ba alam ho natin si PBM, 'di ba not feeling well sila yung mga following days, pero at least okay na po ngayon si PBM makakabayan. So ngayong araw makikita na po si PBM kasi siya po ay mag-report to duty ng makakabayan. So makikita na po natin si PBM. So ayon dito sa post po ni dito ni Jason Sa, kasi nga inakusahan niya makakabayan ko si PBM. Sabi niya maging mapagmatyag tayo. Flu-like symptoms, a sign of drug abuse. Tingnan nyo, flu-like symptoms, a sign of drug abuse, makakabayan. So actually, screenshot ho yan doon sa post sa Google. Pero alam ho natin na meron siyang pinapatama ito, makakabayan. Diba? Ang lagi lang sinasabi na si PBM daw isang bangag, gumagamit na ng polboron. So dito, konektado po sa kanyang post sa Facebook na flu-like symptoms, a sign of drug abuse, dahil daw sa paggamit daw ni PBM, parang nagpulboro makakabayan, dahil nagkaroon dito ng flu-like symptoms. Gungkong talaga eh. So ibig sabihin, gusto ko silang baliktarin makakabayan. Bakit? Kasi sabi niya, flu-like symptoms are daw a sign of drug abuse daw yan. Baliktarin natin po ito si Jason Sa. Sir Jay, Manong Jay, yang bang kagalkal na ubo-ubo mo, at saka lagi pong pag-uubo, yan ba ay resulta na isang pagpulboron? Sige, nagtatanong lang po Sir Jay. Nagtatanong lang po kami. Yan bang kagalkal mo na ubo? At saka palagi pong umuubo, yan ba residyo ng polboron? Nagtatanong lang po kami. At least babalik lang ka namin kasi nga ikaw po yung nangaukosa na si BBM, flu-like symptoms, yan daw sanhi daw or isang a sign of drug abuse makakabayan. Diba? Simpleng tanong lang ho yan, Sir Jay. Pakisagot naman po. Diba? Nakakatawa talaga eh. So nga makakabayan ko, forward tayo para marami itong mapag-usapan dito. Kasi nga, ito na. Alam niyo ba na may nangyari po kay Eperardi doon po sa event ni Bunggo makakabayan ko? Well, I am not sure kung saan yun area yon, pero event ho yun ni Bunggo. Kasi last ko nakita makakabayan, si Eperardi muntik nang matumba doon po sa stage. Parang muntik na nga siya maupo makakabayan ko. So last po sa nakita, sa ilang seconds yata yon na utal-utal na si Eperardi, at saka muntik na siya siguro mahilo or maupo na sa stage makakabayan. Pero yun po ay tinanggal kaagad. In-stop po ang kanyang live po ni Bunggo, tinanggal po ang video makakabayan ko. So ito po ang ating ebidensya, tinanggal talaga. I am not sure kung saan yun na event, pero sana po sino ba dito ang nakapanood nun at sino po doon ang nakapag-screenshot or screen record, please i-forward nyo po kay Sir Ivan. Kitang-kita natin doon makakabayan at saka not feeling well talaga itong si FPRD. Ito na, alam nyo, ito po nakakalungkot.
Kasi nga, ito pong mga politiko na to, ginagamit pa rin po si Ferdy Makabayan. Kahit na, not feeling well na, meron ng parang iniinda na po na sakit sa kanyang, hindi naman basta-basta ang sakit yan, kasi alam na po natin yung sakit po ni Ferdy, kasi nga, siyempre, si Ferdy may edad na ho yan. So kapag magkasakit Makabayan, meron talaga, iba talaga yung pakiramdam po dyan sa tao na yan, kasi nga, may edad na po. Honestly, ako po'y naawa talaga kay Ferdy. Naawa talaga Makabayan. Ginagamit pa rin po siya ng mga politiko na may pansariling interest dito. Meron pong political interest. Gusto pa dito na gamitin po yung popularidad ni Ferdy. Kasi kapag didikit sila kay Ferdy Makabayan, makikita pa rin po ang kanilang pangalan. Sisikat pa rin po. Makaroon rin po sila dito ng popularidad. Kaya dito sila po ay dumidikit kay Ferdy kahit may sakit na, kahit hindi na po maganda ang health status po ni Ferdy, ginagamit pa rin po ng Makabayan. Ngayon sa mga DBS na nandito, sa mga DBS po ng mga vlogger, ng mga supporter, idibanggi si Sir Ivan kung hindi totoo ang sinasabi dito. I think nakita niyo na po yung vlog na yon. Katulad rin po Makabayan ko, doon po sa SMNI, 'di ba, sa Liwasang Bonifacio, tinanggal nila yung portion na yon na kung saan si Ferdy nagutal-utal na. At saka nakita natin dito na mukha nang nag-mild stroke Makabayan. Tinanggal ang portion na yon. December po dito sa nangyari po sa event de Bongo. Tinanggal Makabayan ko. Bakit kaya? Hey, paki-check naman or paki-check naman po mga kaabayan ko. Sino bang naka-screen record noon? Please forward niyo po kay Sir Ivan. Okay? Again, thank you po. So mga kaabayan ko, dito tayo sa isa pong balita. Kasi nga, doon sa Davao, nag-declare po ng war on drugs. Ito pong si Basti Duterte. Nag-declare po ng war on drugs. Sabi dito sa balita po, na-post po ng SMNI mga kaabayan ko. Sabi dito, panoorin. Mayor Basti Duterte nag-deklara ng war against drugs. Matapos muling tumaas ang kaso ng ipinagbabawal na gamot sa syudad. Di ba lagi lang sinasabi, Makabayan? Natataka ko sa iyo dito eh. Bakit? Di ba lagi lang sinasabi na malinis daw ang Davao? Malinis daw doon, wala daw mga drugas, Makabayan. Kasi nga, takot daw sa mga Duterte. Pero ano nangyari, Makabayan? Di ba, balwarte ho yan ng Duterte ang Davao? Lagi lang sinasabi dito na wala na daw ang drugas sa Davao. Talagang nalinis na daw yan kasi nga takot daw sa mga Duterte. Pero ano nangyari, Makabayan? Di ba? Nag-declare sa dito ng war on drugs. So ang ibig sabihin, hindi talaga dito nasugpo po yung drugas dyan po sa Davao City. At yan po ay taliwas na sinasabi po ng ibang tao na maka-DDS na maganda daw ang Davao, Makabayan, wala dang drugas. So yan po, di ba, nagsisinungaling sila. Kaya nga ipapakita ko sa inyo dito, Makabayan ko, meron kasing taga Davao na nag-inga ngayon at saka talagang ibinisto dito ang totoong ugali po nito ni Basti Duterte. So for more details, let's watch this. Ayan siya. Sinasabi niya, mga kababayan, wag ka puro juts. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Parang nagmamaliwana. Wag mong susundan ang yapak ng tatay mo. Yan ang sinasabi niya. Wala kang ginawa kundi mag-juts at utos-utusan mo lang yung mga alipuris mo dyan sa Davao. At sinasabi niya, ayusin mo ang buhay niyo. Sandali ha. Play natin. Ina, ito na yung inaantayin natin. So, meron tayong bagong news ngayon. Mayor Basti Duterte, tang ina, ayusin mo yung Davao. Ayusin mo yung Davao, hindi yung palit-lit ka ng pasok sa trabaho. Balita natin sa tuwing hapon ka na palagi pumapasok. Huwag kang sumunod sa tatay mo, sa yapak ng tatay mo. Ang ginagawa mo, inuutusan mo yung mga official daw dyan sa Davao, lalo na yung mga barangay officials, na huwag bigyan ng indigency yung mga humihingi sa mga kanya-kanyang barangay dyan. Pag alam nilang hindi sila kampe sa pamilya Duterte, no? Tang ina, mas iniintindi mo mag-juice. Yun. Nagdodroga ha. Ooh. Mas iniintindi mong mag-inom, mag-surfing dyan. Ayun nga, mag-judge at mag-droga. Ay, di ba galit na galit ito kay BBM, mga kababayan? Dahil pinagpipilitan niya yung sinabi niyang kanyang ama na adik si Pangulong Marcos. At parang talagang nananawagan siya na bumaba na sa pwesto dahil nga adik daw si BBM. Eh, ano to, mga kababayan? Tuloy natin. Nagpaka-mayor ka lang dyan pero wala kang ginagawa para sa bansa natin. Lalo-lalo na
ikaw yung mayor ng Davao, unahin mo yung mga Davaoenyo kaysa kung ano-ano yung pinagagawa mo sa buhay mo. Tangina, ayusin mo yung buhay mo, basta yung Duterte. Huwag ganyan, mayor ka pa naman. Kaya ka nga in-elect ng tao eh, kaya ka na-elect eh, as mayor eh. Para mabigyan mo sila ng ano. But as ngayon, tangina kung ano-ano yung sinigili mo tulad nga niyan. Wala ang ginagawa. Po, Sir Chris Garcia, antayin natin yan kasi nakakagigil talaga. Yung bahama, walang na... Chris Garcia? Tama ba? Na kung ano yung hindi mo tulad nga niyan. Wala ang ginagawa. Batukan para magtanda. O po, Sir Chris Garcia, antayin natin yan kasi nakakagigil. Akala ko, Chris Garcia ang pangalan niya. Mali. Yung nag-ano pala, nag-comment na nanggigigil din sa mayor ng Davao na wala nga rin daw ginagawa tulad nung nagkaroon ng matinding pagbabaha dyan sa Davao, wala daw ginawa ang mayor ng Davao kundi puro ngaw-ngaw lang, mga kababayan. Tuloy natin. Talaga, yung baha nga, walang naano eh. Wala siyang nagawa eh. Yung baha nga, di ba, nung nakaraan, mayroong ano sa Davao, wala namang ginawa yon. Wala nagawa ang pamilya Duterte sa mismong mga kaano nila, kasama nila sa Davao. Sa mga nakatira doon, sa mga kapwa Pinay natin doon, walang ginawa yung pamilyang yan. Mas iniimpindi niyang mag-surf-surf na lang. La. Mag-enjoy sa buhay, magpakaliwaliw. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Ayun. Sa pagiging mayor mo dahil na... Tama, di ba? Kung wala kang ginagawa at kung isa ka rin sa mga batugan sa gobyerno, ay huwag kang nagmamamalinis, huwag kang nagsasalita na akala mo isa kang perfect. Eh, komento ko lang po ito mga kababayan, may magagalit na naman sa akin, sasabihin na naman, magkano ka, magkano binayan nyo. Ako po, tuloy natin to. Napakawala mong kwentang mayor dyan, Basta Duterte. Ay, masasabi niya sa mga nanonood ngayon, Cebu pala tayo. So, nagkaroon na rally dito. Nagpatupad ng rally dito si Duterte. Nagawa siya ng rally. Pero wala tayong narinig talaga. As in, hindi umugong dito. Ibig sabihin, walang kumakampi sa pamilya nila dito. Yeah. Walang ginagawa ang mga Duterte sa Davao. Puro papugi lang. Ayun na, nakatagpo ng katapat. Babae, si Basti Duterte na isang batugan at walang gawa kundi mag-judge at mag-droga, puro pasarap sa buhay, walang nagawa sa Davao. Tingnan natin ang ganap sa 2025 at 2028 kung talagang malakas pa ang Duterte. O tingnan nyo, mismo ng taga-Davao makabayan, nagsalita dito, walang magandang ginagawa po si Duterte, itong si Basti makabayan, puro lang papugi ho yan. Puro lang late sa kanyang mga meetings, sa kanyang pagiging mayor, hindi niya matugunan makabayan. Tingnan nyo, mismo na po taga-Davao nagsasabi niyan. Tapos ngayon sinasabi nyo na fake news, Sir Ivan. Fake news ba tayo? At saka dito po sa mga gusto mag-rally doon sa Leyte, isipin nyo po, Leyte, magra-rally kayo sa Leyte, hukbong ng maisog, pamulitika, at saka pagmumura, rally sa Leyte. Isipin nyo po, ang Leyte makabayan, balwarte ho yan ng Marcos, balwarte rin po yan ng mga Romualdez. Tapos ngayon, magra-rally kayo doon sa Leyte. How ironic. Nakatawa naman. At saka alam nyo makabayan ko, kinuig nila si, yung mayor po ng Ormoc City. Kasi siguro, baka hindi sila po binigyan po ito ng permit na rin, pero hindi nasabi doon sa post po sa kay Jason Sa, kasi nakita ko lang po doon sa comment sa kay Jason Sa makabayan, kinuig nila yung mayor po ng Ormoc City, siyempre si Richard Gomez makabayan ko. Baka siguro ayaw rin po ni Richard Gomez na mag-rally sila doon. Kasi nga, ito pong mga alipores po ni Kibuloy, alipores po ng laban kasama ang bayad. Gusto kasi nila na sakupin lahat, gusto nang libutin po lahat ng island sa Pilipinas para sila mag-rally makabayan. Kahit saan-saan pa sila na mag-rally nito, wala sila magawa. Wala pa rin pong epekto yung rally nila na pagmumura rally kahit saan pa sila ng mga islands o lahat ng islands sa Pilipinas ang lubutan nila, gising na po ang taong bayan. Hindi na po makinig sila makabayan. Dito pa nga lang sa issue po kay Kibuloy, pilit ng pinagtatakpan, takot na takot sila makabayan, di ba? Pero
before natin po pag-usapan si Kibuloy, well, dito muna tayo po sa isa tumulong natin. Nandyan kasama natin si Rolando Domingo. Hi to Ray Tejerero, Dave Gamer. Nandyan rin po sa Angelita Holsinger, Estila Libagin, Bulaang Propeta TV. Hi to Alexander Otrera. Nandyan rin po si Helen Caballao, Rosalinda Ilopre from Jeddah, KSA. Hi to Jalen Cason. Nandyan rin po si Flory Big Matugas, Ben Impay, and hi to Evelyn Garcia. Okay, so pag-uusapan natin po si Kibuloy, mga kababayan ko. Kasi nga, marami kasing nag-iingay ngayon at saka nagtatanong po sa ating gobyerno, specifically sa Sergeant of Arms ng Senado or ng Kongreso, pati po yung PNP Davao, mga kababayan ko. Kasi nga, maraming kaisip ngayon, ang taong bayan, baka daw takot kay Kibuloy yung, ano, yung PNP ng Davao, pati po yung Sergeant at Arms. Kasi nga hanggang ngayon, hindi pa rin po nila sinugod ito pong si Kibuloy, mga kababayan. Diba? Last week, how many days na ba? Last week yung, mga kababayan, diba? Inuprobahan na po ni Subiri yung warrant of order or warrant of arrest kay Kibuloy. And after that, ayon po sa batas, after 24 hours, pwede na ba itong i-implement, mga kababayan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po at saka hindi sila sumugo doon kay Kibuloy. Isamantalang kitang-kita ho natin si Kibuloy doon sa isang video, mga kababayan ko, na naghamon pa ito. Di ba sabi niya na may warrant of arrest na sila? Di sumugo sila dito as a whole daw si Kibuloy, mga kababayan ko. Hinamon pa sila ni Kibuloy, pero ang PNP Davao at saka yung Sergeant at Arms sa Senado at ng Kongreso, walang ginawa, mga kababayan. Mukhang yatang takot. Takot ba kay Kibuloy? At saka dito po sa video na ipapakita ko kay Mike Abe, tinira niya dito yung Senado at saka yung Kongreso, ang Sergeant at Arms, pati rin po yung PNP Davao, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Naku, kayong mga nasa Senado, yung OSAA, Office of Sergeant at Arms, magpaliwanag nga po kayo kahit na kapiraso man lang. Ano po ang dahilan? Bakit hanggang ngayon walang balita sa inyo? Nag-expired na yung 24 hours matapos i-issue at pirmahan ni Senate President Subiri at ni Senator Ronteberos ang warrant of arrest. Warrant of arrest against Kibuloy. Ano nangyari? Isang linggo na. Mag-iisang linggo na, more or less. Ang iniisong ito hanggang ngayon, wala pa. Sinong may problema? Police o yung OSAA? Sabi ng police, handang-handa na sila. Region 11. PNP Director ng Region 11, Davao Region, Davao City, handang-handa na raw sila. Noon pa, isang linggo pa nila nang, halos dalawang linggo na nila sinasabi yan. Ngayong nai-issue na ang warrant, wala naman tayong balita. Anong nangyari? Mag-Hollywood na. O sinong may problema? Yung USAA o yung PNP? Di ba dapat nagko-coordinate kayo? Matagal lang sinasabi ng Campo Crame ni Colonel Jean Pajardo, anytime na lumabas yung mga warrant of arrest na yan sa Congress at Senate, ngayon nailabas na, kanilang kalado ipapatupad, wala pang nangyayari. Nag-aabang po ang taong bayan. Bakit ba hirap na hirap ipatupad ang warrant of arrest pag pinaniwalaan yung ma-influensyang tao or mayamang tao? Pag simpleng mamamayan, ang dali niyong hulihin. Minsan nga, wala pang warrant of arrest, arestado na. Wala pang warrant of arrest, wala pang kaso, nakakulong na. Di ba? Ito, kinontent warrant of arrest mula sa Senado. Parang binabaliwala ba ng PNP? So magpaliwanag po kayo. Ngayon ko sinasabi niyong magsusuporta lang kayo sa galaw ng OSAA, Office of Sergeant at Arms, o di malaman na magpaliwanag kayo kung ano nangyayari. O wala lang. Mag-Holy Week na, baka sabihin nyo mag-Holy Week kaya hindi na implement yung order. Isang linggo na nga . Ang layo pa ng Holy Week nung ilabas ng Senado ang warrant of arrest. So, kaya ko lang mo tinatalaki ito kasi kailangan po kasi ma-establish na walang palakasan. Dapat ang batas at tagapagpatupad ng batas, walang takot ipatupad ang batas. Kahit malaking tao pa yan, o kahit sino pa yan. Diba? Dapat ganun. Dapat yung papabor sa taong bayan ang galaw. Hindi yung pumapabor sa iilan at pumapabor lang sa akusado ang mabagal na galaw ng USAA at ng PNP.
Kasi kung nagpapaliwanag kayo sa taong bayan kung ano ang problema nyo, siguro maintindihan. Eh, pero kung wala kayong konkreto o malinaw na dahilan kung bakit hindi maipatupad ang warat, eh, pinagdududahan na kayo na may VIP treatment talaga. Ano ba yung VIP? Di ba ang VIP very important person? O very important pastor ang inyong turing? Ah, di ba? VIP, ganon? Ay, naloko na. Alam niyo kung bakit ko ito tinatalakay? Nitong nakaraang weekend, lumabas ang mga video na galing mismo kay Kibuloy. Sinasabi ni Apollo kay Buloy, kung may warrant of arrest kayo, dalhin nyo, iserve nyo sa akin. O di ba naghihintay pala siya? O di iserve nyo yung mga warrant na yan kung ano talaga. Sabi niya yun ha, sa video. Nakajakit pa siya ng kulay, ano ba yun, maroon o ano mga kulay yung. Iwan kung bakit nakajakit siya, malamig siguro sa lugar niya. Pero nasa Davao lang yan. O, may warrant of arrest kayo, iserve nyo. O di ba, parang hinihintay niya. Parang ayaw niya talagang sumuko. Hinihintay niya yung warrant. O anong hinihintay ng ating USAA, ng Senado, at saka ng PNP, Region 11. Kasi, Region 11 daw po mag-i-implement yan. Sila nakakasakop ng Davao Region, Davao City na binabanggit natin. Ha? Magbigay naman kayo ng update. Abay, mag-Holy Week na. Sabihin nyo kung kayo niyong gawin, ayaw niyong ipatupad yung order, edi mayroon ng alam, may idea ang taong bayan. At ano ang dahilan? Kaysa ngayon na wala kaming naririnig kung anong nangyayari. Diba? Tapos yung mayroong warrant of arrest, eh, nagsasabing, hulihin nyo ako, i-serve nyo. Diba? Yun na yung hamon nyo, nagahamon pa. Hinahamon kayo nung taong inyong dapat na hulihin na i-serve daw nyo sa kanya yung warrant. O, diba? So, hindi siya nagtatago, nandyan lang pala. At saka wala naman dapat magtago. Hindi naman totoo yung death threat sa kanya dahil kagawa-gawa lang niya, di ba? Nag-deny na nga ang gobyerno dyan at saka ang Amerika na wala silang ganong nababalitaan. Yung intelligence community ng buong gobyerno, walang ganyang report. So sila lang ang gumawa nun. Kaya nandyan lang siya sa Davao. Hindi naman ho talaga makakalabas ng bansa yan. Ha? Dahil siguradong mahuhuli ng FBI yan pag lumabas ng bansa. Lalo na yung Interpol. Kasi nga, di ba, na unless na yung warrant of arrest nilabas na ng California, may decision na California court tungkol dyan, o di ba? Kaya dito lang yan. Kahit nga dito sa Metro Manila, parang di na yata makakapunta dito, baka takot din. Baka may FBI dito, bigla siyang mahuli. Pulo sinasabi niya, mahaba ang proseso. Eh, may proseso, tingnan natin. Anyway, so, yun lang po. Pakinalang, USAA o ang Senado. Sabi ni Senador Tiberos, kahit na recess, pag nahuli si Kibuloy, dahil may warrant of arrest, ay magre-resume yung kanyang komite at itutuloy yung investigasyon, especially dun sa issue ng money laundering. At inimbitahan dyan ang Anti-Money Laundering Council dahil nga ho dun sa diomanay volume, remitas ng pera mula sa abroad patungo ng Davao. Okay? Yun ang isa sa mga aalamin at tatanungin din. Eh wala nga, hindi nga ako makapag-hearing kasi wala pa. Eh isang linggo na nga, isang linggo pa yung warrant na yan. Ang linaw-linaw doon sa warrant. Para inuulit ko, 24 hours lang. After ma-receive nila, dapat ipatupad nila. O, yan ang nangyari. Mukhang hindi sinusunod ng USAA si Subiri. Siya ang Senate President eh. Eh kung pati yung USAA hindi sumusunod sa kagustuhan ng Senate President, abay may problema nga ang leadership ni Subiri. May mga senador nga nagdududa sa kanyang liderato pagkatapos pati yung security, wala na rin suporta sa kanya. Kasi parang ganun. Ang linaw-linaw, 24 hours ipatupad after ma-receive eh. O isang linggo na walang nangyayari. Ah, di ba? Kahinaan ng diskarte. Kaya nga, please lang po, magpaliwanag kayo sa bayan dahil hinihintay. Kung anong dahilan, bakit hindi nyo may patupad, ipaliwanag nyo. May problema ba kayo o may problema ang pulis? May problema ba sa coordination o natatakot ba kayo? Eh, yung gusto nyong arestuhin, naghihintay na lang eh. Nakaready na siya, hinihintay daw kayo. O, di ba? Kina-challenge pa kayo ngayon. Ha? Niyabangan pa kayo, ipatupad nyo, hulihin nyo ako. Kung meron kayong warrant of arrest, o, di ba? O, yan yung ginagawa. Pambihira naman itong ating gobyerno. Ano ba naman ito? Ha? Yung ibang gustong-gusto ng ating Pangulo, rule of law, mabilis, nagalaw. Bigyan ng justisya ang lahat, rule of law, due process. Eh, ito nga eh.
Rule of law na nga yan eh, hindi pa nyo maipatupad. Okay, doon po sa mga kababayan natin, mga viewers na hindi pa po nakita, sa ibig sabihin po na video, yung binanggit po ni Mike Abe, mga kababayan ko, kasi nga merong video po, itong inilabas si Kiboloy, actually po, so yun ang kanyang obispo doon sa Facebook, mga kababayan. Obispo Laude ba yun? Nakalimutan ang name eh. Basta obispo, mga kababayan ko. Di ba, I think some of you, and also some of you, nakita nyo na po ito sa ibang vloggers na kung saan, di ba, medyo kagiskis yung boses, mga kababayan, yung video mismo. Kasi nga, maingay, I think aircon yata yun na makaingay, mga kababayan. So, ang gagawin ko dito, ipapakita ko sa inyo yung video, mga kababayan ko, pero edited na. Tinanggal ko po yung ingay na natin nakita doon sa ibang vlogger na maingay tayo, mga kababayan. At saka, hindi na halos marinig po yung sinasabi po ni Kiboloy. Dito, tatanggalin ko yung ingay, mga kababayan ko, para klaro po ang lahat. At saka, alam niyo po, dito po sa post ni Kiboloy, aside po doon sa nagyayabang siya, at saka, kung magtatanong iba, Sir Ivan, bakit naka-face mask daw itong si Kiboloy? Baka isipin ng iba, mga kababayan, luma. Kasi nga, kapag face mask, diba, during po yun sa pandemya. Actually, bago ho yun. Hindi natin alam kung itong kung bakit naka-face mask itong si Kiboloy, mga kababayan ko. Baka siguro, sa tingin niya, na yung kausap niya, yung nag-video, mga kababayan, yung ibis po, baka siguro may sakit, mga kababayan. At saka, natakot po itong si Kiboloy, mahawaan siya ng sakit. Kaya siya nag-face mask, mga kababayan ko. Pero ito po ay bago. I think this is 3 days ago po, ito inilabas, 3 days or 4 days yata, doon po sa account ni Obispo. At para maintindihan natin, let's watch this. Hindi na ako makakamagawa. Wanted, kita ka dito. Wanted pa rin. Sabi niyo, FDA na kaya kayo. Uy, ba't hindi na sila kumanta dito? No? Ay, hindi pwede. Kalukuhan lang yun. Para mapahiya lang ako. Alimbawa, indicted ako doon. And I have to be extradited. They have to go to the doctor. Moreno Bill, DOJ, Court of Appeals, Supreme Court, it will take everything in to do that. Who? My extradite po. And if I'm extradited, much better. Kasi meron akong document ko. Talo pa rin sila doon. Ganyan ang hinaharap nila ngayon. So itong pagpapahiya sa akin, it has made the kingdom more purified, more intact, and more ideal. Kasi yung practice namin dito, yun ang gustong i-undermine ng mga regimes. Compression soul kasi, ako lang eh. Pag yan na nawala ako, free for all na sa strategy, gagawa sa ibang organization, ibang corporation. Ipasok na natin yung para sa kanila kay Bobby. Problem na. Yung 9 subsidiaries namin ng mga businesses. Production, aviation, broadcasting, lahat. Tapos natin sila. It's a fail po dito. Of the devil. Revelation 12, there was war in heaven. There was war in heaven on earth. Paano natalo siya doon? Talo pa rin. Lalo na dito. Yan ang... Kaya mo tumatawa ako sa mga pagpahiya nila sa akin. Indictment siya, yeah, 72 pages. Puro mga... Pero commercial sex. Alam ko kanilin na commercial sex. Ano yung commercial sex? Ano yung sabihin niya? Kahit ano lang yung ganyan. Para lang indictment ka. Para lang magsasal ka. Yung may nabasa ko doon na yung economic sabotage. Si Timuro yun. Paano nagkaroon? Diba kayo, mga bulado man kayo? Pero hindi mo alam yung style ng Amerika. Talakalaman ninyo yun. Parang kung nag-report. Alam ba ninyo yun? Nagawa na yung style nila doon? May ano naman po ba? Oo. Kangaroo court. Actually, kangaroo court. Parang everything. Kaya tinikira ko rin. Parang si Saddam, gano'ng ginawa nila kay Saddam. Gano'ng. Talagang binira nila kay Saddam. Diba? Ano lang, detergent. Kinakita ni siya. Pagkatapos, okay na. Binira na. 1 million ang napatay. The former Yugoslavia. 78 days, walang hinto bombardment. 42,000 ang pinatay nila niya. Syria, 40,000 ang tinatay din ng civilian. Bomba, walang tigil. Hindi man ako mabomba, kaya spiritual man. Hindi mo talaga tama. Pero ang kategory ko, Bin Laden. Ang kategory ko, Bin Laden. Ang kategory ko, Bin Laden.
the most wanted by the FBI. Anong ginawa? Oh, special hotline. Special hotline, dalawa. Oo, ginawa talaga yung hotline. Akin, para sa akin lang. Sabi ko eh, this is a badge of honor for me. The most powerful country in the world. Versus sa full of karaoke mo lang. Powerful ko na. Powerful pa ako sa Russia. Nagyabang? Apollo Kiboloy versus the world, mga kakabahin ko. Asa kanyang, ang kanyang level daw, parang si Bin Laden na daw, mga kakabahin. Kasi nga, world most wanted daw siya ngayon, mga kakabahin. Nagyabang, ipinapakita niya rito sa kanyang, ano, sa kanyang mga alipores, yung abispo na yon, na hindi siya apektado sa mga nangyayari, mga kakabahin. Hindi siya apektado, hindi siya natakot dito, at hindi siya na nagpanik. Kung hindi siya nagpanik, mga kakabahin ko, hindi kaya, bakit niya ibinigay doon po kay, ano, kay FPRD, na, or kinuha niya si FPRD bilang isang property administrator, mga kakabayan. Diba? Kung hindi siya takot dito, pero alam na niya dito na siya po ay mga ilang siguro ilang buwan na lang, ilang siguro araw na lang ito pong si Kiboloy makukulong. Kaya bigla niyang tinun over po kay ano kay FPRD, kinuha niya si FPRD bilang isang property administrator. Kasi nga marami nag-isip ng mga kakabayan ko na baka ito pong si FPRD may property na po diyan sa QOGC. Kaya 'di ba sa dinadami po dito ng mga tao na pwedeng kunin po ni Kiboloy bilang isang property administrator. Administrator or ang kanyang mga siyempre marami siyang mga ano na makabayan, mga minister or sa kanyang tawag dito makabayan, yung head niya na pastoral, yung executive pastor, bakit hindi niya kinuha si Akubo? Bakit si FPRD makabayan? Diba? So alam niya na may mangyayari ho. Kaya turnover niya kay FPRD ang properties. Saka dito po, ulit ko lang po, marami nang isip dito na si FPRD may property ho yan na hinawakan po ni Kiboloy makabayan. At saka dito sa ano, nakakatawa kasi sabi niya Revelation 12. Meron dang war sa langit at saka nangyari po yung ngayon war in heaven and also diyan sa ano, diyan po sa dito sa mundo, mga kakabayan. May war daw nangyari at saka evil versus good versus evil. Siya daw dito yung good, mga kakabayan. Siya ba yung good dito? Meron bang good na ano nang mulus siya ng ano ng mga bata? Meron bang good dito na ano na maraming kaso, mga kakabayan? Yan ba ang good? Tapos siya yung napabalabas dito na siya daw ang good, mga kakabayan. Good ba si Kiboloy? Nakatawa naman. At saka kitang-kita ho natin, mga kakabayan, no? Nasa talaga ito ay takot na. Pero sana naman po sa ating po mga sa ating sa gobyerno natin, sa Sergeant at Arms, sa PNP Davao, dapat puntahan niyo na po at saka i-serve niyo na po yung water of arrest dito kay Kiboloy kasi hinamo na po kayo ni Kiboloy. Diba? Dapat ipapakita natin dito na walang palakasan movement. Kitang-kita naman kasi at saka parang takot, mga kakabayan ko. Kasi nga, PNP Davao at saka ang kailang harapin si Kiboloy. Mukhang takot yata. Huwag niyong ipakita na kayo takot. Dapat ipatupad niyo yung batas. Dapat tayo po sumusunod sa batas. Ready na po yung warrant of arrest ni Kiboloy. Pero bakit hindi pa rin dito kumilos yung PNP Davao pati po yung Sergeant at Arms, mga kakabayan. Nakapagtataka talaga. At saka natawa ko dun sinabi ni Kiboloy, ito daw ay war ng good versus evil. Tsatsa yun dito yung good. Nakatawa naman. So anyways, yan po ating nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana kapag like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mapagmahal na Ama sa Langit, salamat po sa pag-aalaga sa amin at pag-iingat sa amin sa panibagong araw. Ngayong araw ay may nagawa akong mali at nasaktan ang Panginoon. Patawarin mo po sana ang aking mga kasalanan at tulungan akong lumayo sa mga kasalanan. Sa pagsapit ng gabi, ipinakakatiwala ko po sa iyo ang aking buong pamilya. Pakiusap, protektahan mo po kami at panatilihin kaming ligtas sa madilim na gabi. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.